Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang sakripisyo sa cross, naligtas po kami mula sa walang hanggang pagtrusa. Kahit kami pa ay mga miserableng makasalanan noon, kayo po ay pumarito sa mundong ito upang pasanin ang inyong cross para sa ating mga aming mga kasalanan. Tapos kayo po ay nagtusa sa cross upang dumanak ang lahan ng dugo nyo para sa aming kasalanan. Dahil sa inyong dakilang gaawin ito, lahat ng aming kasalanan ay tinubos na. Ngayon araw, kami po ay nagkatalo sa lugar na ito sa pamamagitan ng inyong patuloy na pagkabay sa amin. Kaya po pakitulungan niyo po kami upang maunawaan ang inyong banal na salita sa pamamagitan ng pakilos ng banal na Espiritu sa oras na ito. Nalalapit na po ang inyong ikalawang pagbabalik, kaya po pakitulungan niyo po kami upang magampanan ang inyong mission sa pamamagitan ng kunting nalalabing panahon. Kami po ay lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahan ng oras. Ito po ang pasimula hanggang sa wakas. Pakikapayon niyo po kami sa pangitan ng Banal na Espiritu. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Manggagawa chapter 27. Manggagawa chapter 27. Gawa chapter 27 ng verse 1, nang ipasya na kami ay maglalayak patungo sa Italia, inilipat nila si Pablo ang iba pang bilanggo sa centurion na ang pangalan ay Julio mula sa mga kawar ni Augusto. Pagkalulan sa isang barkong Adrameto na maglalayak sa mga tangungan sa baybayin ng Asia. Tumulak kami kasama si Aristarco na isang taga Macedonia mula sa Thessalonica. Yung chapter 27, ito pang naklalaman ng mga biyaye ni Apostle Pablo patungong Roma. Para ano po yun? Para sa mission niya upang ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan doon po sa Roma. Isinugo ng Diyos si Pablo upang ipahayak ng ebanghelyo doon sa Roma sa pamamagitan ng ganitong paraan. Ano po? Ginawa ng Diyos si Pablo isang bilanggo. Tapos habang bumiyay sila patungong Roma, ano po ang nangyari? Doon po sa verse 13, nang marahang humihip ang hangin habagat,
Inakala nilang may sasagawa nila ang kanilang layunin. Kaya itinaas nila ang angkla na may bay sa baybayin ng Kreta. Subalit, hindi natagal. At bumulusok ang isang maunos na hangin na tinatawag na Eurycleidon. Yamang inabutan ang barko, hindi makasalungat sa hangin. Nakpadala lamang kami, kami ipinadpad. Habang bumiyay sila sa Roma, ano po ang nangyari? No? Nakasalubong sila sa malakas na bagyo. Malakas na bagyo. Ano pang pangalan ng bagyong ito? Ano pang pangalan ng bagyong ito? Eurycleidon. 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 Ibig sabihin po ito, ano po? Sa Latin naman, Euryalo, ito pang isang cyclone. Isang bagyo. Typhoon na nangyari na nangyayari sa ating panahon din sa Taklamig. Sa Taklamig. Sa panahon natin ngayon, ito po ay tinatawag na Laventor. Euro, ibig sabihin East wind. And tapos Aquilo naman, North wind. Kaya mula sa east, mula sa north, meron pong malakas na hangin, gaya ng typhoon. Kaya kahit sa panahon natin ngayon, ito po ang mangyayari paminsan-minsan. Kaya meron akong isang video clip tungkol dito. Ganito po ang ito po ang ano po sa panahon natin ngayon tinatawag ito Laventor, and tapos sa panahon yon Eurycleidon. Ang lakas po ang hangin doon. Typhoon o cyclone Eurycleidon. Dahil dito, nagkaroon sila ng malaking problema habang bumiyay sila sa Roma. Isinugo ng Diyos si Pablo upang ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kung ganun, bakit po ito nangyari sa kanila? Bakit ibinigay ng Diyos ang malakas na bagyo sa kanila? Pero sa pandang huli, lahat ng kaluluwa ay naligtas mula sa bagyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa pandang huli. Kaya doon po sa mga awit, awit chapter 107, verse 24. Nakita nila ang mga gawa ng Panginoon, ang kanyang kahanga-hangang mga gawa sa kalaliman, sapagkat siya'y nakutos at itinaas ang maunos na hangin, ang nakpataas sa mga alon ng dagat. Sila'y umakyat hanggang sa langit, sila'y nagsibaba sa mga kalaliman. Ang kanilang kaluluwa ay natutunaw sa masasama nilang kalagayan.
sila ay sumuray, rursuray, na nakpagiray-giray na parang taong lasing. Ang kanilang karunungan ay nawala na. Nang makagayoy, dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kahirapan at iniligtas niya sila sa kanilang kapighatian. Kanyang pinatigil ang bagyo anupat ang mga alon ng dagat ay tumahimik. Nang makagayoy, natuwa sila sapagkat sila ay nakaroon ng katahimikan. Dinala niya sila sa kanilang nais daungan. Purihin nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pakibig, dahil sa kanyang kahanga-hangang mga gawa sa mga anang ng mga tao. Yung mga ginawa ng Diyos sa gitna ng dagat, sa pamamagitan ng malakas na hangin, sa bandang huli, dinala niya sila sa kanilang nice dangungan. Iniligtas ng Diyos ang mga kaluluwa na nakagulo sa gitna ng dagat dahil sa malakas na hangin. Kaya naunan po nila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Purihin nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pakibig, dahil sa kanyang kahanga-hangang mga gawa sa mga anang ng tao. Yung biyahe, ito po ang parang imahe o anino ng pamumuhay ng isang kaluluwa. Nagsimula tayo ng biyahe ng ganito. Nagsimula tayo ng isang paglalakbay bilang Kristiyano nang tayo pa ay naligtas. Nasaan yung patutunguhan natin? Yung patutunguhan natin ay saan po? Doon po sa kaharian ng Diyos. Meron po tayong spiritual na journey sa harapan natin. Kaya po, lalong-lalo na para kay Pablo, ito po ang importanteng biyahe dahil sa mission niya. Ano po? Padala ng Ebanghelyo ng kaligtasan doon po sa Roma. Gaya ng alam ninyo, Roma, ito po ang pinakamalakas na bansa sa panahon yun. Kaya, sa pamamagitan ng tatlong beses na biyahe ni Pablo, ikinalat niya ang kaligtasan, buhay na may buhay na walang hanggan sa iba't ibang dako, doon sa Galacia, Asia, natapos Macedonia, Akaya, pero hindi pa ito dumating doon sa Roma. Pero meron pong mga naligtas doon sa Roma dahil sa ano po yung dahil sa pangyayari sa araw ng Pentecostes, dahil sa yung ano po evangelization ng mga ibang kapatiran. Gusto niyang makapunta sa Roma. Yun po ang mission din po na ipinakaloob ng Diyos sa kanya. Kaya meron din po tayong mission galing sa Diyos. Kung ligtas na po tayo, meron po tayong mission. Ano po? Para sa ano po? Para sa evangelization. Ligtas naman po tayo kung ganon. Kahit bukas, kung kukunin ng Diyos, saan tayo makapunta? Sa langit naman. Kaya bakit po kailangan yung buhay natin dito sa mundong ito? Para ano po? Sa totoo lang, alin pang mas magandang pamumuhay dito sa mundo o doon sa langit? Ay, doon sa langit. Yung pamumuhay natin doon sa langit, mas maganda kaysa dito. Bakit ibinigay ng Diyos ang buhay na ito kahit tayo pa ay naligtas? Meron po tayong mission. Meron po tayong mission. Ano po? Yung isa sa pinaka-importanteng mission ay evangelization. Kaya yung mga kilala nyo, yung mga family nyo,
gusto nilang gusto ng Diyos na iligtas ang mga kaluluwa sa palibot ninyo. Yun po ang mission ng Diyos. Ito pang banal na mission. Yung kaligtasan nila, itipende sa inyo. Depende sa inyong pamumuhay. Yung kaligtasan inyong magulang, kaligtasan ng inyong asawa, kaligtasan ng inyong anak, kaligtasan ng mga kaluluwa sa inyong barangay, inyong lansangan, yung kaligtasan ng mga kaluluwa dito sa lugar na ito, lahat. Itipende sa inyo. Kaya, ipinakaloob ng Diyos yung mahalagang mission kay Pablo. Ano po? Yung mission niya doon sa para sa kaluluwa doon sa Roma. Kaya doon po sa mga Gawa chapter 19 verse 21, pagkatapos mangyari ang mga bagay na ito, ipinasya ni Pablo sa Espiritu, dumaan sa Macedonia at sa Achaia, pumaroon sa Jerusalem na sinasabi, pagkapanggaling ko roon, kinakailangan kong makita ko ang Roma. Hindi kailangan po buksan, ano? Makinig na lang po. Kinakailangan makita ko rin ang Roma. Kaya sapagka saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak nang walang tigil na minabanggit ko kayo sa aking panalangin, lagi kong hinihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo, makapunta sa Roma. Yung pang sinabi ng Apostle Pablo doon po sa Roma chapter 1:9. Kaya gusto niyo lang pumunta sa Roma. Nasasabik din ako ang ipangaral ng Ebanghelyo sa inyong mga nasa Rome. Natapos pagkatapos doon, hanggang sa saan? Espanya. Roma chapter 15 verse 28, kapag nagampanan ko it na ito, aking maibigay na sa kanila ang nalikom, nagtaraan ako sa inyo patungong Espanya. Yung pang ano po, mission ng Diyos. Mission ng Diyos na ibinigay kay Pablo. Kaya nagsimula sila ng biyahe. Kaya balikan po natin doon po sa chapter 27 verse 1, nang ipasya na kami ay maglalayak patungo sa Italia, inilipat nila si Pablo ang iba pang bilanggo sa centurion, ang pangalan ay Julio, mula sa mga kawar ni Agosto. Bakit po si Pablo ay naging bilanggo? Bakit ginawa ng Diyos si Pablo isang bilanggo? Upang protektahan si Pablo mula sa mga takausik sa mga Hudyo. Kasi gusto nilang patayin si Pablo. Kaya po, upang protektahan si Pablo, ginawa ng Diyos si Pablo isang bilanggo. Bakit po? Kasi sa tabi ng bilanggo, palaging maraming sundalo sa palibot ng bilanggo. Lalong-lalo na patungo sa Roma, maraming sundalo ay sumunod sa nagbabantay sa kanila. Kaya safe na ito. Kung si Pablo ay nag-isa sa biyahe, kahit may kasama sa biyahe, napaka-delikado ito. Kasi maraming takausik sa palibot ni Pablo sa panahon yon. Moinisim ng iba, ay, walang imposible sa Diyos naman. Siguro, papatay ng Diyos yung mga makulit. Papatay ng Diyos yung mga sana, patay na lang yung mga takausik kay Pablo. Kung pinatpatay ng Diyos ang mga takausik kay Pablo, saan sila makapunta? Yung mga takausik, saan sila makapunta? Sila din ay makapunta sa impyerno. Tama po. Kung namatay sila, saan sila makapunta? Impyerno. Siyempre, hindi din po ito ang kalooban ng Diyos. Kaya, upang protektahan ang si Pablo ng maayos na paraan, ginawa ng Diyos si Pablo isang bilanggo, and tapos nagsimula sila ng biyahe patungong Roma.
sa pamamagitan ng ganitong ano po, plano ng Diyos. Kaya sabi dito, nang ipasyak na kami, ibig sabihin, hindi po sila isa, hindi po iisa lang si Pablo, may kasama ni Pablo. Sino po? Si Lucas. Kami. Ibig sabihin, si Pablo at saka si Lucas. Sino ang sumusulat ng librong ito? Sino ang sumusulat ng librong mga gawa? Si Lucas. Siya po ang takasulat. Kaya may kasama ni Pablo. May kasama ni Pablo. Si Lucas tsaka sino pa? Doon po sa sabi ng Biblia, ano po? Mula sa ano po, sa century na pangalan na ay Julio, mula sa hindi, tapos verse 2, pakalulan sa isang barkong Adrameto na maklalayak sa mga dangungan sa baybayin ng Asia, tumulak kami kasama si Aristarco. Taka Macedonia, mula sa Thessalonica. Sino po si Aristarco? Siya pang isang sinserong Kristiyano. Sinserong Kristiyano na naligtas doon sa Thessalonica sa pamamagitan ng sakripisyo ni Pablo. Kaya tatlo po sila. Ayon sa talatang ito, at least tatlo po sila sa biyaye. Ano po ang ibig sabihin na ito? Gaya ng sinabi ng Bible, kung dalawa tatlo ay makatipon sa harapan ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, naroon ako sa gina nila. Ito pang imay ng iglesia sa mundong ito. Ano po yung pagtitipon? Dalawa o tatlo. Ano po ang iglesia? Yung pagtitipon ng mga totoong ligtas. Kung mag-iisa lang kayo, kung mag-iisa ka lang, hindi ka nagiging ano po, iglesia. Para magkaroon tayo ng iglesia, ano po, dapat kailangan yung dalawa o tatlong kapatiran. Kaya ito po ang iglesia. Ano po? Sa biyanging ito, ano po ang talagang pinakailangan? Iglesia. Kaya sa loob ng barko, ginawa ng Diyos ang isang iglesia. Katawan ni Kristo. Hindi, sa loob ng barko, maraming hindi ligtas. So ito po ang imay ng yung ating buhay, ating buhay. Sa ating buhay, meron pong mga kapatiran sa palibot natin, meron din pong mga hindi ligtas. Sino ang mas marami? Yung mga hindi ligtas ay mas marami kaysa mga naligtas sa mundong ito. Sino ang mas marami doon sa barko? Yung mga naligtas o yung mga hindi paligtas? Sa loob ng barko, yung karamihan sa kanila ay hindi paligtas. Kaya po, yun po ang imay ng yung ating buhay sa mundong ito. Nakbiyaya po sila. Pero yung layunin ng biyaya nila ay makaiba. Ano pang layunin ng biyaya nila? Ng mga sundalo naman para sa yung mission nila. Yung mga ibang sumakay naman para sa negosyo nila. Para sa mga bilanggo naman dahil sa kasalanan nila. Para kay Pablo naman dahil sa mission niya. Dahil sa mission niya. Kaya sa lugar namin ngayon, gaya ng mangyayari sa loob ng barkong ito, maraming kaluluwa sa palibon natin. Meron pong mga kapatiran na naligtas, meron din pong hindi paligtas. Tapos yung layunin ng pamumuhay nila ay iba sa amin. Yung layunin natin ng buhay natin, iba sa kanila. Kaya sa panlabas na anyo, sa pananaw ng ibang tao, tayo po ay isang karaniwang tao naman. Karaniwang makasalanan. Parang karaniwang tao naman, pero spiritually, tayo po ay manggagawa ng Diyos. Verse 3, nang sumunod na araw, dumaong kami sa Sidon, pinakitungungan mabuti ni Julio si Pablo at pinahihintulan tulutan siyang pumaroon sa kanyang mga kaibigan upang siya'y matulungan.
Kaya po, tingnan po natin ang tingnan po natin ang mapa. Ano po? Ito po yun. Sidon. Nagsimula sila ng biyahe doon sa Caesarea, then dumating sila sa Sidon. Okay po. And then tapos, ito po ang biyahe nila hanggang sa Italia. Sidon, ano pang nangyari? Nang sumunod na araw, dumaong kami sa Sidon. Medyo malapit naman mula sa Caesarea. Kaya po, sa isang araw, sa pamitan ng isang araw biyahe, dumating sila sa Sidon at pinakitungungan mabuti ni Julio si Pablo. Sa panahon yun, si Pablo naman po, Romano siya, Romano. Meron siyang Roman citizenship. Roman citizenship. Kay Romano siya. Hudyo naman siya, pero meron siyang Roman citizenship. Kaya, kumpara sa ibang bilanggo, iba na siya. Kaya tayo din po ay meron po tayong citizenship. Doon po sa langit. Kung ligtas na po tayo. Kaya iba po tayo sa ibang kaluluwa. Tapos, si Pablo naman po, dahil sa banal na pamumuhay niya, siguro, siya pa ay naging mabuting halimbawa sa loob ng barko. Kaya po, pinahintulutan siyang pumaroon sa kanyang mga kaibigan upang siya ay matulungan. Hindi katulad ng ibang bilanggo, pinayagan ng centurion na si Pablo ay nakapunta sa kanilang kaibigan. Yung kaibigan naman po, sino po sila? Mga kapatiran doon po sa Sidon. Yung mga naligtas doon po sa Sidon. And then upang siya ay matulungan. Kaya yung mga kapatiran doon sa Sidon, siguro tinutulungan nila si Pablo. Magkatapos, verse 4, nang kami ay tumula, buhat doon, naklayak kami na nangaalong sa Cyprus sapagkat pasalunga sa amin ang hangin. Cyprus. Ano po? E pagkatapos ng makapaklayak kami sa kabila ng dagat na sa tapat ng Sicilia, Cilicia and Pamphylia, makarating kami sa Myra ng Lycia. Naintindihan po? Dito sa mapa? Ano po? Kaya yun po ang nangyari. Verse 6, nakatakpo roon ang centurion na isang barkong Alexandria na naglalayak patungo sa Italia at pinasakay niya kami roon. Kaya dalawang sakay na ito, dalawang sakay. Hindi po ito non-stop. May hinto-hinto tapos dalawang sakay na. Doon sa Myra, kasi malayong lugar na ano po yung Italia. Kaya sumakay sila ng ibang barko, ibang
barko doon po sa Mira. Doon po sa Mira. Kaya po, ito po ang nangyari. Kaya sa Sidon, sa Mira, lumipas sila sa ibang barko patungong Roma. Kaya kinakarga nila, sa kadalasan, kinakarga nila yung maraming ano po, produkto nila, mga items nila, kasi yung karamihan sa kanila ay negosyante, mga traders. Kaya kinakarga nila yung maraming mga produkto, items, upang ipakbili doon po sa ano po, Roma. Kasi malaki po ang siguro yung mga pwesto doon. Maganda ang pwesto doon. Kaya, yun po ang nangyari. Hanggang dito naman, medyo okay po ang takpo nila. Verse 7, marahan kaming naglayag ng maraming araw at may kahirapan kaming nakarating sa tapat ng Sinido nang hindi kami pinahintulutan ng hangin makasulong pa. Naglayag kami ng nangaalong sa Kreta sa tapat ng Samon sa pamaybaybay sa pamamaybay namin dito na may kahirapan ay nakarating kami sa isang lugar na tinatawag na Mabubuting Dauhan malapit sa lungsod ng Lasia. Medyo naging iba po ang sitwasyon nila dahil sa hindi magandang panahon. Medyo naging iba na ang direksyon ng hangin. Kung meron pong hangin mula sa Jerusalem, mula sa Cyprus, mula sa East, medyo okay naman. Ang problema, malakas pa ang hangin mula sa West. Kaya sa panahon yon, ano po ang itsura ng mga barko? Ano po? Ganito po yun? Tama po? Kung may hangin pa dito, okay. Kasi dito pa ang Italy, Rome. Pero dahil sa hangin mula sa kabilang direksyon, nahirapan po sila. Kaya dumating sila sa saan po? Dito po sa English, Fair Havens. Parang ano po? Dito po sa Bible, Mabubuting Daungan. Malapit sa lungsod ng Lasea. Verse 9, yamang maraming panahon na ang bawat nawala. Panahon na ang nawala. Ang paglalayak ay mapanganib na sapagkat maging ang paayuno ay nakalampas na. Ang pinayuhan sila ni Pablo. Kaya nakaroon sila ng problema ngayon sa biyahe nila. Meron pong mga nangyari na hindi nila inaasahan. Ito po ang pamumuhay ng isang tao. Ito po ang pamumuhay natin. Nang bata pa tayo, medyo okay, pero habang nakalipas ng panahon, pinagdadaan po natin yung maraming mga pagsubok sa ating buhay. Minsan nakasakit, minsan naka-aksidante, minsan natalo sila sa mga ano. Gaya ngayon, nakaroon sila ng problema. Ito pa ang imahe o anino ng yung mga problema sa mundo natin sa pamumuhay ng isang kaluluwa. Kaya hinahanap nila yung mga paraan, no? Sayang daw yung maraming oras nawala na, maraming panahon na nawala. Siyempre, lahat po sila ay negosyante. Halos lahat. Kaya
Ano ang magandang paraan? Pero ang problema, maging ang pag-ayuno ay nakalampas na. Ibig sabihin, malapit na ang taklamik. Hindi maganda ang panahon ngayon. Gaya ng panahon ng Pilipinas ngayon, takulan na, taklamik na. Ibig sabihin, delikado ang biyahe sa dagat. Kaya pinayuhan sila ni Pablo na sinasabi, mga Ginoo, nakikita ko na ang paglalayak na ito ay makakapinsala, magiging malaking kapahamakan, hindi lamang sa kargamento at sa barko, kundi pati sa ating mga buhay. Kaya naghinto tayo sa biyaheng ito. Ngunit higit na pinaniwalaan ng centurion, ang kapitan, ang may-ari ng barko, kaysa mga bagay na sinabi ni Pablo. Yun pa ang pasimula ng problema. Kaya sa mundong ito, kung dumating na yung ganitong problema sa ating buhay, ano pang dapat nating gawin? Dapat makinig tayo ng mabuti ng salita ng Diyos. Pero yung nangyari naman, higit na pinaniwalaan ng centurion ang salita ng may-ari ng barko, mga iba't ibang kaysa mga bagay na sinabi ni Pablo. Ngayon din, nakaroon sila ng problema palagi dahil hindi sila nagtitiwala sa pagkabay ng Diyos ayon sa salita niya. Unahin nila ang kanyang sariling paraan. Siyempre, yung may-ari ng barko, maraming alam tungkol sa dagat. Siguro maraming experience sa dagat, sa biyaya sa dagat. Pero ano pang problema niya? Yung kasakiman. Ha? Ay, busy naman po tayo. Unay natin ang mga negosyo natin. Ay, kayang-kaya ko naman. Alam ko na yan kung paano ito ayusin. Alam ko na yung maraming bagay sa mga biyaya sa dagat. Okay na yan, okay na. Ay, ganun po ba? Verse 12, sapagkat hindi bagay na hintuan sa tangginaw ang daungan, ipinayo ng karamihan na tumulak mula sa roon, baka sakaling makarating sila sa Phoenix, nagpalipas ng taklamik doon. And then, tapos yung mga iba naman, hindi comfortable yung ating tirahan dito sa maliit na pier na ito, mabubuting dangwan, no? Fair Haven. Sa panahon nyo, ito pa maliit na, no? Parang pier, pero maliit po siya. Kaya walang masyadong maraming tulugan o maayos na tulugan. Kaya gusto nilang pupunta sa Phoenix. Punta tayo doon. Sayang yung oras natin. Dapat nandun po tayo. Eh, kaya po, hindi po ito comfortable. Kaya ano po ang ginawa ng mga tao ngayon? Ano po ang focus nila? Pera. Ano po ang focus nila? Mas comfortable ang pamumuhay. Kaya, makinig kayo ng salita ng Diyos. Yung buhay natin ay mahalaga. Pagkatapos ng araw ng kamatayan, meron pong mga mundo na meron pong mga kabilang mundo. Dapat pakandaan ninyo ang yung susunod na buhay doon sa kabilang mundo. Magpa Bible study kayo, ayaw daw nila. Next time, unahin natin ito. Next time. Unahin natin ito. Ano po, yung hanap buhay nila. And dahil sa hanap buhay nila, lahat sila mamamatay doon sa impyerno.
Kaya karamihan sa kanila. Sino ang mas marami sa mundong ito? Yung mga naligtas o mga hindi paligtas? Yung mga hindi paligtas. Kaya doon po sa ano po? Mateo chapter 7. Verse 13. Pumasok kayo sa makipon na pintuan, sapakat baluwa ang pintuan, malapat ang daan patungo sa kapahamakan. Marami ang pumapasok doon, sapakat makipon ang pintuan, masikip ang daan patungo sa buhay. Kakaunti ang nakatakpo niyan. Kaunti lang. Sino po? Yung mga naligtas. Karamihan sa kanila, hindi ligtas. Kaya ano po ang unay nila? Yung mga makamundong bagay, yung mga material na bagay, kahit sa buhay nila, buhay na walang hanggan. Yung po ang anino ng mga storya ito. Kaya po, doon po sa 1 Corinto chapter 10, Unang Corinto, chapter 10. Unang Corinto, chapter 10, verse 5. Subalit, hindi nalugot ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Hindi nalugot ang Diyos sa karamihan sa kanila. Tandaan po natin, yung karamihan sa mga tao sa mundong ito ay hindi ligtas. Ibig sabihin, yung karamihan sa mga tao sa palibon natin ay lumaban sa Diyos. Kaya po hindi pwede natin sumuno sa kanila. Dapat humihiwalay tayo sa kanila. Pero kasama ang palad, ito pang nangyari sa barkong ito. Kaya po, nagsimula silang isa pang biyaye mula sa mabubuting dangungan. Balikan po natin, chapter 27, mga gawa, chapter 27, verse 13. Nang marahang humihimit ang hangin habagat, na inakala nilang may sasagawa nila ang kanilang layunin. Kaya pasimula naman, okay po ang sitwasyon. Okay po ang sitwasyon. Marahang humihimit ang hangin habagat. Kaya, okay pala ito. Kaya pala. Kaya itinaas nila ang angkla. Na may bay sa baybayin ng kreta. Yamang inabutan ng verse 14. Subali, hindi natagal. Bumulusok ang isang maunos na hangin na tinatawag na Euryclidon. Gusto nilang pumunta sa Roma para sa negosyo nila. Gusto nilang tumira sa mas komportableng lugar doon po sa Phoenix. Kaya binabalewala nila yung payo ni Apostle Pablo galing sa Diyos. Kaya po, nakaroon sila ng problema sa bandang huli. Sa pasimula naman, mukha silang okay.
Kaya kung lumalayo kayo sa Panginoon para sa inyong sariling pakinabang, para sa inyong paknanasa, sa pasimula naman mukha kayong okay. Pero sa paglipas ng panahon, darating po ang disiplina ng Diyos, no? Kaya po hindi po ito natagal. Bumulusok ang isang maunos na hangin na tinatawag na Eurakliton. Yung mga nangyari na hindi nila inahasaan ay dumating na. Kaya po Eurakliton, ito po ang isang mga paksubok kung mga problema ay problema na nangyari sa ating buhay. Ngayon naman po, pandemic, ito din po ang isang paksubok o mga kahirapan, mga problema sa ating buhay. Tapos, dahil sa mga malakas na bagyo, nahirapan po yung mga tao ngayon. Grabe na yung damage nila. Kaya po, dumating na po ang mga ganitong bagay dahil sa kanilang pagtanggi sa salita ng Diyos, yung payo ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Verse 15, kaya yan ang inabutan ang barko, hindi makasalungat sa hangin, hindi na kaya magpadala lamang kami, at kami ay ipinatpad. Ngayon hindi kaya ang itong harapin, kaya bahala na ang hangin. Suko na ako. Kaya sa totoo lang, kanina, kayang-kaya pa rin. Okay na. Tuloy-tuloy na po tayo. Bakit po ganun? Kasi mayabang sila. Alam ko na kung ano ang kailangan gawin ko. Maraming alam tungkol sa mga anong nangyari sa dagat. Hindi nila talagang naunawaan na sila po ang isang mahinang klaseng tao. Nang dumating na yung ganitong malakas na bagyo, ano pang mangyari? Yung karunungan nila, yung mga kakayahan nila, walang kabuluhan. Tayo pong lahat ay parang alikabok lamang sa harapan ng malakas na bagyo. Alikabok. Ito po ang pamumuhay ng isang mga kaluluwa, isang mga magkasalanan. Kaya doon sa mga Awit chapter 1 verse 4. Ang masama ay hindi gayon, kunti parang ipang itinaptaboy ng hangin. Gaya ng alikabok. Ang masama ay hindi gayon, kunti parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya kahit napaka-develop na po ang lipunan natin ngayon sa 21st century, kung malakas na yung bagyo, walang magagawa. Yung pang imay ng yung ating pamumuhay. Kaya nagtitiwala sila sa kanilang sariling experience, kanilang kariling karunungan, kaysa Diyos,
Yung pang hangar na bagay, hangar na bagay na ito. Darating naman yung katapusan ng panahon. Ngayon, nakikita natin yung maraming tanda ng katapusan ng panahon, pero matigas pa rin ang puso nila, matigas pa rin ang isip nila. Yung inahasaan nila, ano po, barko. Yung inahasaan nila, ano po, yung mga produkto nila, yung mga negosyo nila, yung mga experience nila, yung mga skill nila, na walang kabuluhan sa harapan ng malakas na hangin lang. Kaya ngayon naman, siguro naunan po nila na sila po ay nakamali. Nakamali na sila. Verse 16, balikan po natin, chapter 27. Mga gawa, chapter 27, verse 16. Sa paglalayak na nangaalong sa isang maliin na pulo na tinatawag na kauda at ay bahagya naming napatakpo ang bangka. Kaya nang may taas na ito, gumawa sila ng paraan upang matalian ng lubit ang barko. Upang matalian ang lubit ang barko. Verse 17 na po. Dahil sa takot na baka sila mapapadpad sa sirte, ipinaba nila ang mga layak at sa gayoy nanonood sila. Sa gayoy naonood sila. Naanot sila. Kaya ibinabab nila ang mga laya. Upang matalian ng lubit ang barko. Kaya sa ganitong sitwasyon, ano po ang kailangan? Kailangan nating tibain. Kailangan natin tibain ang ating fellowship. Kailangan natin tibain yung ating fellowship. Yung lubit. Kailangan natin tibayin yung ating fellowship. Kung dumating na ang mga pagsubok na ganito, ano po ang kailangan? Fellowship. Yun po ang kailangan, no? Pasensya na po. Nung nakarang ano po araw, hindi ako nakadalo sa church kasi meron akong problema na kailangan inaayos. Kailangan kong inaayos. Kung meron po kayong problema talaga, dapat, lalong-lalo na dapat kayo pa'y lumalapit sa Panginoon. Dapat lumalapit kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng fellowship, lalong-lalo na. Kaya ano po, matalian ng lubit ang barko. Kaya po, yun pa ang unang step nila. Ano po yung tibayin natin yung fellowship, tibayin natin yung pagtitipon. Verse 18, kami ay binabagyo ng malakas na bagyo, kaya nang sumunod na araw, nagsimula silang magtapon ng mga kargamento sa dagat. Ang lakas na yung hangin ngayon. Ang lakas na yung hangin ngayon. Tibay nila yung mga ano po sa pamamagitan ng lubit. Tapos itinapon nila ano po yung mga kargamento. Para ano po? Para magaan ang barko. Kung mabigat na, anong nangyari? Yung tubig ay pumapasok, nakapasok sa barko. Tapos, ano po, yung balanse, ano po, ang hirap yung balancing. Kaya kung malakas na yung alon, mas delikado. Kung mabigat na ang, ano po ito, lulubok siya, siguro. Kaya, nagtapon silang mga kargamento sa dagat. Yung mga inahasaan nila noon para sa negosyo nila. Dati, ito po ang inahasaan po nila. Ngayon, ito pala ang problema talaga.
sa kanilang buhay, para sa buhay nila. Kaya kung dumating na ang araw ng kamatayan, ano pa ang nagiging issue sa atin? Kaligtasan. Kaligtasan? Kung dumating na yung araw ng kamatayan, ligtas na ka na ba o hindi pa? Yun pa ang problema. Mayaman ka na o hindi, walang kabuluhan ito. So, walang sino man makaligtas mula sa araw ng kamatayan sa pamamagitan ng yaman nila. Kahit billionaire nila, walang magagawa sa harapan ng araw ng kamatayan. Kami ay binabagyo ng malakas na bagyo. Kaya nang sumunod na araw, nakbago na ang isip nila, nagsimula silang lahat magtapong ng mga kargamento sa dagat. Magandang decision na ito. Verse 19 naman, na ikatulong araw, kanilang ipinatatapon ang mga kasangkapan ng barko. Ngayon, kasangkapan ng barko. Kanina mga karga, kinakarga nila. Ngayon naman po, mga kasangkapan ng barko. Paulit-ulit. Para magaan ang barkong ito. Kaya sinabi ng Bible, itabi ninyo ang mga pabibigat na mga bagay. Huwag ninyong ibigin ang sanibutan, ng mga bagay na nasa sanibutan. Ang mga pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umibig sa sanibutan. Kaya yung mga kasakiman, yung pag-ibig sa salapi, ito pang ugat ng lahat ng kasalanan tao. Okay, doon po sa Hebreo chapter 12, verse 1. Hebreo chapter 12, buksan po natin. Hebreo chapter 12, verse 1. Kaya yamang napapaliputan tayo ng gayong kakapal na bilang mga saksi, itabi natin ang bawat pabigad, ang mga pagkakasalang madaling bumibitas sa atin. Tumakto tayong may pagtitiis na takbuhin inilagay sa harapan natin. Itabi natin ang bawat pabigad na hindi maganda para sa biyahe o takbo. Pagtatakpo sa pagkakasalang madaling bumibitak sa atin. Yung pagkakasalang madaling bumibitak sa atin. Yung lahat ng uri ng mga kasalanan, ito pa ay mabigat para sa ating spiritual na journey. Itabi natin. Itapon natin. Kaya, yung mga inaasahan po ninyo, ano po yon? Ano po ang inaasahan po ninyo ngayon? Yung lahat nawawala sa bandang huli. Sa araw ng kamatayan, sa araw ng kanyang pagtating, yung mga lahat ng inaasahan ninyo sa sanibutan ay nawawala. Nawawala. Walang kabluhan ito. Kaya, kanina naman, yung mga para sa negosyo nila, yung mga items, yung mga produkto nila. Ngayon naman, kasanggapan ng barko pa. Ito din po ay hindi kailangan sa harapan ng malakas na bagyong ito. Kaya yung lahat ng ating karunungan, lahat ng ating mga skill, lahat ng ating mga kaalaman ay walang kabuluhan sa araw ng kamatayan. Verse 20, nang hindi sumikat sa amin ang araw ni ang mga bituin man
ng maraming araw. Grabe po ang yung bagyong ito. Sa maraming araw pa. Dito naman mo, isang araw, dalawang araw. Parang ganun. Hindi naman, ano po, isang mga kalahating araw lang. Ano po, yung bagyong ito. Binabagyo tayo ng malakas na bagyo sa kalahating araw lang. Dito naman, maraming araw pa. Maraming araw. Nang hindi sumikat sa amin ang araw ni ang mga bituin. Sa panahon yon, wala silang kompas. Wala silang kompas. Kaya hindi nila alam kung saan-saan ang tamang direksyon kung walang bituin. Kung walang araw. Yung araw mula sa ano po, east. Then, bababa siya sa ano po, west. Kaya, ito ba yan? Ito ang east, ito ang west. And between naman, yung between nito, palaging nasa kalungan, Motimog, ito, palaging nasa Timog. Kaya ito po ang parang pagbibigay ng ano po, direksyon, tamang direksyon sa kanila. Ang problema, dahil sa bagyong ito, madilim. Madilim. Ito po ang anino ng isang pamumuhay. Ito pang anino ng mga pamumuhay ng mga magkasalanan sa kadiliman. Pero sa kay Pablo naman, sa barko, sa kay Pablo naman, meron po siyang ilaw. Ano po? Between. Ano po yon? Yung salita ng Diyos, yung propesya ng Diyos, sinabi ng Bible, ito po ang between. Ito ang between para sa atin. Kaya tayo naman po, dahil sa pananampalataya sa Biblia, naunan po natin na kung ano po ang tanda ng katapusan ng panahon, alam po natin kung saan po tayo. Ngayon, malapit na ang katapusan ng panahon, malapit na ang 7 years tribulation. Nakita po natin yung maraming tanda ng katapusan ng panahon. Ito po ang bituin para sa ating espiritu. Nalalapit na ang kanyang pagdating. Kaya po, humahampas pa rin sa amin ang isang malakas na bagyo. Sa maraming araw daw po, nawala ang buong pag-asa namin makakaligtas. Nawala na po yung buong pag-asa. Sa araw ng kamatayan, wala na po yung pag-asa sa mga tao. Sino ang makatakumpay sa araw ng kamatayan? Walang sinuman. Kaya, sa ganitong panahon, ganitong kaso, so kung walang Diyos, wala na po tayong talagang pag-asa. Kaya ito po ang imay ng mga pamumuhay ng isang magkasalanan. Pero sa loob nila, sa loob ng barkong ito, meron pong mga naligtas. Kaya verse 21 naman, sapakat matagal na silang hindi kumakain. Matagal na silang hindi kumakain. Bakit po? Kasi yung barkong ito, ano? Up and down, magulo. Paano sila kumakain ng maayos? Isusuka sila lahat. Kaya, ito pang nangyari. Halos patay na sila. Halos patay na. Sa panahon yon, tumayo si Pablo sa ginna nila. At sinabi, Mga Ginoo, nakinig sana kayo sa akin at hindi naglayak mula sa Kreta at naiwasan ang kapinsalaan at kapahamakang ito. Kaya kung dumating na yung ganitong ano po, mga problema sa mga kaluluwa, dati naman, ay, ating ka sa ano, Bible study, Bible seminar. Ito importante para sa inyong kaluluwa. Kaluluwa, tama, importante ito. Pero mas importante, ano, yung negosyo ngayon, next time. Ngayon, dumating na yung mas matinding problema. Halos patay na. Kaya,
Mga Ginoos, nakinig sana kayo sa akin noon pa. Pero ngayon, sana makinig kayo sa akin kahit ngayon. Hindi nalagyak mula sa Kreta na iwasan ang kampinsalan sa laan ang kapahamakan ito. Verse 22, ngayon, ipinapakiusap ko sa inyo na inyong lakasan ang inyong loob sapakat walang buhay na mapapahamak sa iyo kundi ang barko lamang. And tapos, ito pang mensahe ni Pablo na ibinigay ng Diyos paulit sa kanila. Pangalawang mensahe. Yung unang mensahe ni Pablo ay tinatanggihan po nila. Ngayon naman, ibinigay ng Diyos yung pangalawang mensahe sa kanila. Ano pang mensahe ng Panginoon? Magandang mensahe o masamang mensahe? Magandang balita na ito. Kaya, ano po ang pag-asa sa mga kaluluwa sa mundong ito? Magandang balita ng Diyos. Inyong lakasan ang inyong loob sapagkat walang buhay na mapapahamak sa iyo. Lahat ililigtas kundi ang barko lamang. Pero barko hindi. Barko huwag. Bawal. Hindi. Eh? Nang narinig ng may-ari ng barko? Ay, barko hindi. Sana ililigtas mo ang barkong barko din. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Pipili nyo isa, barko mo o yung buhay mo? Barko mo ang buhay mo? Siyempre buhay, no? Siyempre buhay. Kaya walang sino man makapagdala ng kahit anumang bagay sa mundong ito. Doon sa kabilang mundo, lahat nawawasa. Lahat ng bagay susunuin ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy. Hindi pwede yung barko. Ano po? Yung buhay nyo, ililigtas ng Diyos. Walang buhay na napapahamak sa inyo. Ibig sabihin, lahat kayo ililigtas ng Diyos. Verse 23, sapagkat sa gabing ito, ano pang basehan ng mensaheng ito? Sa gabing ito, ay tumayo sa tabi ko ang isang anghel ng Diyos na nakmamay-ari sa akin. Diyos na nakmamay-ari sa akin. Kaya ipinahayak ni Pablo ang tungkol sa Diyos ngayon sa lahat ng kaluluwa sa loob ng barko. Siya ko naman pinaglilingkuran. Sino po? Diyos. Verse 24 na nagsasabi, huwag kang matakot, Pablo. Kailangan mong humarap kay Cesar. At tunay na ipinakaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng kasama mo sa paglalaya. Ano pang mensahe ng Diyos? Huwag kang matakot, Pablo. Kailangan mong humarap kay Cesar doon sa Roma upang ipahayak ng Ebanghelyo. Tinatandaan ni Pablo ang kanyang mission sa ginna ng kapighatiang ito. Si Pablo naman po, yung mga iba naman, wala na yung pag-asa. Pero yung si Pablo naman, meron siyang pananampalataya pa sa Diyos sa panahon yon, hindi katulad ng iba kasi alam niya na ito pa ang utos ng Diyos. Basta kahit papaano, ililigtas siya ng Diyos upang makapunta siya sa langit, sa Roma. Dati halos namatay siya, pero binubuhay ng Diyos si Pablo doon sa Lisidra. Kaya ngayon, kahit nalulunos siya, bubuhayin pa ng Diyos. Kaya mo, yun pa ang pananampalataya niya. Pero meron pong isa pang kasunod na mensahe. Ano po? Tanda mo, kailangan mong humarap sa kay Cesar. Tapos, isa pang magandang balita. Tunay na ipinakaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng kasama mo sa palayak ito.
Ito pang isa pang dekalo. Dahil kay Pablo, yung mga kasama niya ay naligtas. Yung kasama niya naligtas. Kaya sinabi ng Bible, kung ligtas ka na, yung buong pamilya niyo ay maliligtas. Tama po, meron pong pangako ng Diyos. Kaya kung ligtas na tayo, ibig sabihin meron pong magandang chance sa mga kaluluwa sa palibot natin dahil sa atin. Dahil bawat tayo, bawat natin. Meron pong chance, magandang chance sa inyong, sa mga kaluluwa sa inyong palibot. Yung kaligtasan ng inyong pamilya, itipende sa iyo. Kaya kung mabubuhay tayo ng mabuti, gaya ni Pablo, ayon sa mission natin, ililigtas ng Diyos ang mga kaluluwa sa palibot natin. Verse 25, kaya mga Ginoo, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat ako ay sumasampalataya sa Diyos na mangyayari ito ayon sa sinabi sa akin. Ako ay sumasampalataya sa Diyos. Ito ang mangyayari ayon sa sinabi sa akin. Ano ang sinasamba nyo? Yung sinasamba ko ang makapangyarihang Diyos. Yung pang sinabi niya. Ito ang mangyayari. 100%. Kaya lakasan nyo ang inyong loob. Kaya noon naman, tinanggihan nila ang payo ni Pablo. Ngayon naman, ito po ang magandang balita talaga. Magandang balita. Siguro sa ilan sa kanila, nagtududa. Ay, ano ba yan? Anong sinabi niya? Mukhang maganda naman. Sa tingin ko, hindi na ito kaya. Halos patay na tayo lahat. Basta, ito po ay magandang balita. Maanghel daw. Diyos daw niya. Ay, ganun ba? Pero yung mga ilan sa kanila, siguro narinig nila ng mabuti. Verse 27, nang dumating ang 14 na gabi, samantalang kami ay ipinapatpat ng hangin sa kabila ng dagat ng Adriatico, nang mahahating gabi na, ay inakala ng mga mandaragad na sila ay papalapit na sa lupa. Kamangha-mangha, gaya ng sinabi ni Pablo, sila daw ay lumalapit sa papalapit na sa lupa. Medyo malapit na ang lupa sa kanila. Kaya po, sabi ng Biblia, sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang mangyayari kahit kinabukasan, sapagkat sinong makakapagsabi sa kanya kung paanong mangyayari? Diyos lang alam. Diyos lang alam. Alam ni Pablo dahil sa mensahe ng Diyos. Alam ng mga tunay na Kristiyano kung ano ang mangyayari sa ating hinaharap. Dahil sa sinabi ng Bible, sa panahon niya naman, anghel. Ngayon naman, Biblia. Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Espiritu Santo. Hindi Espiritu ng anghel. Espiritu Santo. Kaya papalapit na sa lupa. Malalapit na ang kaharian ng Diyos. Malalapit na ang kaharian ng Diyos ngayon. Nalalapit na ang kanyang pagtating. Nalalapit na ang kanyang pagtating ng kanyang kaharian ngayon. Ang lapit na. Ang lapit na ngayon. Akala namin medyo malayo pa. Ngayon, ang lapit na ang kanyang pagtating. Kamangha-mangha. Yung sinabi nila noon, lahat totoo pala. Ang lapit na. Kaya meron pong mga tao na dating umaten sila pero nawala na po sila. Ngayon, nakabalik sila sa church kasi nagula sila. Oh, ito ang pinatotohan ko, pinakararang ko natin. Oh, ngayon talagang malapit yata ang kanyang pagtating.
Noon, parang akala ko, ganito-ganito lang. Ngayon, talagang totoo na yung lahat ng sinabi ng Bible. Totoo pala talaga. Ang lapit na. Verse 28, nang kanilang tarukin ay nalamang 20 tipa. Nang kanilang tarukin, sukatin nila ang lalim. Ano po, 20 tipa. 20 tipa, kung 20 tipa, mga 30 metrong lalim daw. 30 metrong lalim. 30 metro na, malapit na. Malapit na ang lupa. Ngayon, dito sila. 30 metrong, ano, mga 30 metro. Natapos, sinusukan nila pa ulit. No? Pakasulong ng kaunti, tinarok nilang muli na lamang may 15 tipa, mga 20 meters lang daw, 20 meters, 23 meters, mga 20. Parang talagang lumalapit sila sa... Kaya po, gabing-gabi na naman ito. Verse 29, sa takot naming sa batuhan, nahulog sila ng 4 na angkla sa hulihan. Nanalangin mag-umaga na. Naghintay po sila. Ngayon, gabing-gabi na, siguro maraming batuhan dito kasi hindi po ito talagang pier. Parang baybayin lang. Kaya maraming bato siguro dito, maraming bato. Delikado ito. Hintayin na lang natin. Kaya ibinaba nila yung aklat ng angkla. Bakit po? Sa hulihan? Dapat sa unahan? Bakit sa hulihan na? Kasi malakas ang hangin ngayon sa likod. Malakas pa yung hangin. Kaya para hindi gumagalaw, inilagay nila yung angkla sa lingkod para hindi gumagalaw. Sa harap naman, patungo sa lupa naman, para hindi gumagalaw ang likuran nila. Kung gumagalaw pa ang likuran nila, nawawasak yung barkong ito. Kaya po, malapit na po ang kanyang pagdating. Kung malapit na ang kanyang pagdating, mas delikado ang Kristiyanong pamumuhay. Mas delikado. Bakit po? Kasi sinabi ng Bible, si Satanas, nagagalik. Nagagalik siya. Ngayon talagang iba na ang panahon. Naging mas masama ang mga tao sa palibot natin, gaya ng pinarampo natin. Kaya naging mas ano po, malakas ang tukso ni Satanas. Kaya ibinigay ng Diyos ang magandang mensahe. Ano po? Lakasan mo ang inyong piso. Darating po ang Panginoon na muling mabuhay mula sa kamatayan. Ano pang mensahe ng Panginoon Jesus? Unang mensahe ng Panginoon Jesus na muling mabuhay mula sa kamatayan, sa kanila ay sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Ito pang mensahe ng muling pagkabuhay. Lakasan nyo ang inyong loob. Darating na ako. Hintay kayo. Kaya meron po tayong mensahe ng muling pagkabuhay para sa lahat ng kaluluwa sa palibot natin. Para sa lahat ng kaluluwa sa barko, meron pong mensahe ni Pablo tungkol sa galing sa Panginoon Jesus na muling mabuhay mula sa kamatayan. Kaya una, lakasan nyo ang inyong loob. And then tapos, alamin mo na malalapit na ang kanyang pagdating. And then tapos,
Ilagay niyo yung inyong angkla sa kaharian ng Diyos. Kaya doon po sa Unang Pedro chapter 5 Unang Pedro chapter 5 Unang Pedro chapter 5 verse 8 Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leon, gumagala at umuugal na humahanap ng kanyang malalapa. Magpakatino kayo, nagbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway tulad ng leon, gumagala, umuugal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatak sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang gayon hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Sa buong sanlibutan. Ito pang magaganap sa buong sanlibutan. Kaya taklagay natin ito bilang isang tiyak na matibay na angkla ng kaluluwa. Isang pag-asa na pumapasok sa loob ng sanctuary sa kabila ng tabing. Ano po? Angkla ng kaluluwa. Isang pag-asa sa na pumapasok loob. Hebrews chapter 6, 19. Taklagay natin ito bilang isang tiyak ang matibay na angkla ng kaluluwa. Saan po? Doon po sa pag-asa. Doon po sa pag-asa. Kaya inilakay nila yung apat na angkla. Apat na sila. Matibay. Perfectong pag-asa. Hawak ka mo ang pag-asang ito. Buhay na pag-asa. Naghihintay sila sa umaga. Kaya kung malapit na ang kanyang pagdating, dapat lakasin po natin, dapat lakasan po natin ang ating loob. Dapat lakasan po natin ano po yung ating pag-asa tungo sa kanyang kaharian. Dapat humihiwalay tayo. Dapat tayo humihiwalay sa mundong ito. Hebrews chapter 10 verse 23, panghawakan natin matatag ang papahayak ng ating pag-asa na walang pag-aninlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Kaya huwag nating papayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa-isa, lalong-lalo na kapag inyong nakita na papalapit na ang araw. Kapag inyong makikita ang papalapit na ang araw. Kaya huwag nating papayaan ang ating pagtitipon. Kundi palakasin ang loob ng isa-isa. Kaya sikapin natin na lalo para magkaroon tayo ng pagtitipon patuloy-tuloy sa pangitan ng fellowship, Bible study, para sa Bible study. Panghawakan nating matata ang papapahayak ng ating pag-asa. Kaya balikan po natin doon po sa mga gawa, chapter 27, verse 30. Subalit nang magtangka ang mga nandaragad na makaalis sa barko,
At ibinaba ang bangka sa dagat na ang idinadali dahilan na maghuhulog sila ng mga angkla sa unahan. Kaya nakukunwari silang ano po na maghuhulog ng mga angkla sa unahan, pero sa halim ng angkla, inilaga nila? Barko. Ito para ano po 'yun? Kung medyo malapit na ang barko sa lupa, siyempre maraming bato, kaya hindi kaya yung malaking barko. Kaya sasakay sila sa maliit na barko, bangka, parang bangka lang, para tuloy-tuloy po sila sa biyahe hanggang sa lupa, upang umapos sa lupa. Kaya kung yung malaking barko, hindi kayang ito, kasi maraming bato. Yun po ang sistema, kaya meron pong mga maliit na yung bangka sa loob nila. Kahit itinapon nila yung maraming mga kinakarga nila, kargamento, mga kasangkapan ng barko, ito itinago pa rin nila kasi ito pang huling pag-asa nila, no? Kung medyo malapit na ang lupa, ito ang gagamitin natin. Pero kamanga-manga, malapit naman ang lupang ito, kaya mandaragat, inisip nila, siguro kung lalapit na ang barko bukas ng umaga, dahil sa mga bato, anong nangyari? Nauwasan ang barkong ito. Kung nauwasan na yung barkong ito, lahat po tayo nalulunod. Kung ganun, konti naman yung bangka, sino ang maliligtas? Siguro yung may-ari ng barko, barko, sila lang gusto nilang maligtas. Kaya po, yung pang naging problema. Kaya inisip nila, gusto nilang tumakas para sa buhay nila. Gusto nilang tumakas. Yun po ang balak nila. Kaya nakita ni Pablo ang ginawa nila. Bakit yung ganito ang ginawa nila? Kaya doon po sa verse 31, anong sinabi? Sinabi ni Pablo na sa centurion ang sa mga kawal, malibang manatili ang mga taong ito sa barko, kayo'y hindi makakaligtas. Ako naman kahit malulunod ako, ililigtas pa rin ako ng Diyos. Wala akong problema, pero kayo po, iba na. Tingnan mo ano ang ginawa ng mga mandaragat ngayon. Iba na ang isip nila. Ayusin mo ang itong problema. Kaya nang nakita nila yung mga bangka na inihanda nila, ano po ang ginawa nila? Verse 32, nang makagayoy, pinutor ng mga kawal ang mga lubit ng bangka. Pinababayang mahulo. Yung huling pag-asa nila, nawala na. Pinutor nila. Bakit ito pa ang ginawa ng mga mandaragat? Dahil hindi sila naniniwala sa mensahe ni Pablo. Anong mensahe ni Pablo? Sa pamamagitan ng galing sa Diyos. Ano po? Anong sinabi niya? Kanina, tunay na ipinakaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng kasama mo sa paglalayak. Ang kaligtasan ay ito pang ipinangako ng Diyos para sa lahat ng kaluluwa. Kaya ibig sabihin, walang sino man malulunod. Pero ayon sa mata ng mandaragat, hindi na ito kaya. Kaya hindi sila naniwala sa mensahe ni Pablo galing sa Diyos. Pero si centurion, naniwala siya.
sa mensahe ni Pablo. Natapos, ito po, delikado. Kung umalis sila lahat, paano naman yung mga naiwan dito? Walang mandaragat sa loob ng barko. Walang mandaragat. Lahat hindi sila marunong. Kung tumakas sila, wala na yung pag-asa sa barko. Kaya, sinabi ni Pablo, ako naman okay, pero kayo po magkaroon ng problema. Kaya ayusin mo ang problema ito. Kaya, pinutor nila ang lahan ng mga lubit ng bangka. Nawala na po yung bangka. Nawala na po yung huling pag-asa. Kaya yun po ang buhay natin. Yung pangbuhay natin. Sa araw ng kamatayan, nawala po yung lahan ng pag-asa. Wala na yung paraan talaga. Kung liligtas sila, maliligtas sila, maliligtas. Kung hindi sila maligtas, impyerno. Yun lang. Yung dalawa lang yan. Kaya, yung lubit ng buhay ng isang tao, bahala ang Diyos. Verse 33, nang umaga na, hinimok silang lahat ni Pablo na kumain, na sinasabi, ang araw na ito, ang ikalabing apat na araw. Kamanga-manga, sa loob ng 14 days, nasa dagat po sila na may bagyo, kayo'y nakihintay na walang kinakaing anuman. Kaya ngayon medyo okay naman. 34, kaya ipinapakiusap ko sa inyo na kayo'y kumain. Ito ay para sa inyong kaligtasan sapagkat hindi malalagat malalaglak kahit ang isang buhok na ulo ng sinuman sa iyo. Kahit isang buhok sa ulo ng sinuman sa iyo, hindi malalaklak. Hindi nawawala. Lahat ililigtas ng Diyos. Ito pa ay talagang ano po, malakas na yung mensahe ni Pablo tungkol sa kaligtasan nila. Kaya kumain din po sila. Verse 35, nang masabi niya ito, makakuha ng tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos sa harapan ng lahat. Ito ay kanyang pinaputor-putor ang nagsisimulang kumain. Nang makagayoy, lumakas ang loob ng lahat. Sila naman ay kumain din. Ang kaming lahat na sa barko ay 276 na kaluluwa. Dami po sila. Malaki ang barko ito siguro. Nang makakain na sila ng sapat, pinagaan nila ang barko sa pamagitan ng pagtatapon ng trigo sa dagat. Lahat itinapon nila para magaan ang barkong ito. Nang mangumaga na, hindi nila napansin ang lupa, ngunit nababanaagan nila ang isang look na may baybayin. Sila'y nabalak na may satsat doon ang barko. Inihulok nila ang angkla, ang kanilang iniwan yon sa dagat, samantalang kinakakalak ang mga tali ng mga ugit. Nang may taas na nila ang sa hangin, ang layak ay unahan, ay matungo sila sa baybayin. Ngunit pagdating sa isang dako na pinagsasalubungan ng dalawang dagat, ibang direksyon, dalawang dagat, kanilang isinasad ang barko, ang unahan ng barko ay hindi nakaalis, nanatiling hindi kumikilos. Ang hulihan ay winasak ng lakas ng mga alon. Kaya ang balak ng kawar ang pagpatain ang mga bilanggo upang ang sinuman ay hindi makalangoy, makatakas. Kaya po, kumain po sila para sa kaligtasan nila. Ito pang imay ng ating espiritu na pagkain. Kaya sa lalong-lalo na sa ganitong panahon, sa katapusan ng panahon, ano po ang kailangan? Pagkain, spiritual. Linggo, Wednesday, lahat, Lord's Day, tapos yung Tuesday, mga Thursday, Friday. Kung meron po tayong pagtitipon, kung meron po tayong Bible study, dapat lumalapit tayo sa ating spiritual na pagkain upang tapusin yung ating huling paglalakbay ng maayos.
Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, yung pang mas importante. Netapos, pagkatapos doon, nang mag-umaga na, hindi nila napansin ang lupa, ngunit nababanaagan nila ang isang look na may baybayin. Sila ay nagbalak na may sat-sat doon ang barko. Kaya inuhulok nila ang ilang angkla ng kanilang iniwan yon sa dagat, samantalang kaya para naging mas magaan, no? Hinahanap nila yung mga iba't ibang paraan. Tuloy-tuloy sila sa biyahe para lumalapit sila sa lupa. Natapos sa bandang huli, nagkaroon sila ng huling problema. Ano po yun? Verse 41, nang pagdating sa isang dako, pinagsasalubungan ang dalawang dagat. Dalawang dagat. Anong ibig sabihin? Ang dalawang dagat? Ibang direksyon. Kaya nang pumasok dito ang barko, hindi sila tuloy-tuloy kasi malakas ang alon. Tapos dito naman sa hulihan, gumagalaw siya dahil sa malakas na alon. Anong sinabi ng Bible? Matiling hindi kumikilos. Huminto sila. And ang hulihan naman, winasak ng lakas ng mga alon. Kaya ibig sabihin, hanggang dito na yung biyahe nila ng barko. Yun pa ang araw ng kamatayan talaga. Oras ng kamatayan. Dumating na yung oras ng kamatayan. Kahit sino man, hindi kaya nilang tuloy-tuloy sa buhay nila. Kahit sino man, lahat sila ay mamamatay ng minsan. Ito pang oras ng kamatayan. Dalawang dagat. Hindi kaya ninyong pumunta doon, hindi kaya ninyong bumalik dito. Tapos na. Hanggang dito na. Kaya verse 42, ito pang nagiging issue sa ganitong sitwasyon. Ang balak ng mga kawal, pagpapatain ang mga bilanggo, mga sinner, mga bilanggo, mga makasalanan, upang ang sinuman hindi makalangoy at makatakas. Kung nakatakas na ang isang bilanggo, ano pang problema? Yung mga sundalo na nakbantay sa isang bilanggo na tumakas, bahala na daw siya ang gabayaran ng kasalanan niya. Naintindihan po? Kaya ito pa ay sensitibong issue sa mga sundalo, yung mga kawal, kasi yung binabantayan niya, kung tumakas sila, yung lahat ng kabayaran ng kasalanan niya ay sa kanila na. Kaya sa halip ito, patay na lang yung bilanggong ito para mabubuhay ako. Yung pang balak nila, yung pang karaniwang, sa totoo lang po, ito pang karaniwang practice sa panahon yun. Ay bilanggo naman, basta patay natin. Pinapatay nila lahat. Pero ngayon, medyo iba na ang sitwasyon. Kasi sa loob ng grupo ng bilanggo, meron pong kakaibang tao. Sino po si Pablo? At tapos yung si Pablo, siya din po ang bilanggo naman, pero iba siya sa ibang bilanggo. Kaya verse 43, sa Pagnanais na iligtas si Pablo, kaya pinigil sila ng centurion sa kanilang balak. Ipinag-utos niya ang mga marunong lumangoy at tumalon mauna sa lupa. Ang mga naiwan ay sumunod. Ang ilan ay sa ibabaw ng mga kahoy, sa iba naman na bahagi ng barko. Sa gayon po, ang lahat ay iligtas. Ligtas na, nakarating sa lupa. Tapos na. Kaya, yung isip ng kawal, yung pang karaniwang practice naman, pero sa totoo lang, dahil sa pagkabay ni Pablo, naligtas naman po sila. Dapat hindi ito po
Dapat hindi po ito binabalak nila. Kaya ito pa ay makasariling decision. Kanina, yung mandaraga, sila doon po, yung gusto nilang tumakas, ito po ang makasariling decision. Kaya meron pong mga Kristiyano na gusto nilang tumakas. Ayun, mahirap na yung pamumuhay ngayon. Malapit na ang kanyang pagdating daw. Pero lalong-lalo na naging mahirap. Kaya gusto nilang tumakas. Kung ganun, kung tumakas sila, maliligtas po sila. Yung mandaraga kanila, kung tumakas sila, maliligtas po sila. Hindi po, hindi. Hindi, hindi po ito mangyari. Yung mga kawal naman, kung pinapatay nila si Pablo, maliligtas po sila? Ay, hindi. Hindi po ito nangyari kung ganun. Kaya isipan natin ito ng mabuti. No? Kaya kung malapit na ang kanyang pagdating, lalong-lalo na dapat lumalapit tayo sa Panginoon sa pagtitipon. Pero kung lumalayo sa pagtitipon, yung iglesia, kung tumatakas kayo mula sa iglesia dahil mahirap tao, ito pang naging mas malaking problema. Kaya sa totoo lang, yung mga bilanggo, dapat sila pa'y nakapatay ng mga bilanggo. Dapat sila nakapatay ng bilanggo. Dapat ano po, pinatay nila ang mga bilanggo. Bakit po? Kasi basta criminal sila, basta makasalanan po sila. Pero naligtas po sila. Ito pang imahe ng biyaya ng Diyos. Sa oras ng kamatayan, dapat lahat ng mga kaluluwa, lahat ng mga makasalanan ay mamamatay doon sa impyerno. Pero iniligtas ng Diyos yung mga sumasampalatay kay Jesus. Yung pang-imay ng biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, yung lahat ng bilanggo ay naligtas. Naligtas. Kaya ang mga naiwan ay sumunod. Ang ilan sa ibabaw ng mga kahoy, ang iba naman sa bahagi ng kabarko, ito pa ang biyaya ng Diyos. Sa gayon, ang lahat ay ligtas na nakarating sa lupa. Kaya po ito pa ay talagang hindi pangkaraniwang karanasan na dinaan nila ni na Pablo, si Lucas, tapos Aristago, tapos ito pa ang parang ano po, imahe ng ating Kristiyanong pamumuhay, ito pang imahe ng yung pamumuhay ng mga kaluluwa sa mundong ito. Kaya po, tapusin natin yung ating spiritual na journey. Ano po ang mission po natin? Yung mga naligtas, gaya ni Pablo, Lucas, ano po, yung Aristarco, meron po tayong mission. No? Tapos, palakasin natin yung ating loob upang tapusin ang mission na ito. Kaya po, sa bandong huli sa mapa po, sa mapa, ito, Fair Heaven. Gusto niyang pumunta sa Phoenix. Malapit naman ito. Pero, dumating na po yung malakas na bagyo. Tapos, mga 14 days, nasa dagat po sila. Saan po sila ngayon? Saan sila dumating? Chapter 28 naman, ng verse 1, nang kami ay makaligtas na. Noon namin malaman na ang pulo ay tinatawag na Marta. Dito, Marta. Kaya po, medyo malapit na sila sa Italy. Bilisan ng Diyos ang biyaya nila sa pangitan ng bagyo. Malakas na hangin mula sa east. Bilisan ng Diyos ang biyaya nila patungong Roma. Kaya yung mga pagsubok na dinadaan po natin, minsan, ito pa ang nagiging shortcut. Ito pa ang naging shortcut para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya sa pamamagitan ng 14 days na biyaya,
nakarating po sila sa Marta. Ang bilis po ang takbo nila. Ito pang nangyari sa ano po, kapangyarihan ng Diyos. And then tapos ilan sa kanila, siguro centurion, mga ibang mga sumakay doon, nawasak na po yung negosyo nila, pero nakaroon sila ng napakagandang chance para naunahan po nila kung sino ba talaga ang Diyos. And tapos ilan sa po kanila siguro naligtas din sa pangitan ng tulong ni Apostle Pablo. Kaya tapusin po natin yung ating journey kaysa anong sitwasyon na may pananampalataya gaya ni Apostle Pablo. Hanggang dito po, manalangin po tayo. Mabanging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita sa pangitan ng pangyayari sa biyaye ni Apostle Pablo. Naunan po namin na wala po talagang imposible sa inyo, dahil sa inyong dakilang pagkabay sa kanila, sila po ay nakarating sa Roma upang ipahayag ang inyong ebanghelyo ng kaligtasan. Pakitulungan niyo din po kami upang ipahayag ng inyong ebanghelyo ng mabuti sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen.